Buzz. Welcome to my vlog. This is Mami G's Kusina. Ayan, for today's recipe po, gagawa ako ng kalamay with condensada and nestle cream toppings. Ayan, sana po ma-enjoy nyo ang inyong panonood. And tara na po, let's cooking! So ayan guys, ito na po yung mga ingredients na kailangan ko sa paggawa ko ng aking kalamay with condensada and nestle cream toppings. Ayan, simple lang po, syempre, meron akong brown sugar. Ayan, mga half cup lang po siya kasi matamis naman na yung toppings natin mamaya. Siyempre, meron condensada and nestle cream. At ang pinaka-importante sa lahat, ayan po, nagluto na ako kanina ng, nagsaing na po ako ng malagkit sa gata. Sinain ko po yan sa gata. So, ayan guys. Ang mga ingredients, napaka-simple. Magpo-proceed na po tayo sa ating pagluluto. Yan guys, lutuin na po natin yung ating kalamay na may toppings na condensada with nestle cream. So ayan, lagay na po natin yung ating asukal. Konting asukal na pula lang po yan kasi matamis na yung toppings natin mamaya. Hayaan ko lang po siyang mag-melt ng konti. Pero kahit di naman po siya mag-melt, basta ihalo nyo lang yung malagkit is ma-dissolve na po yan sa ano ng malagkit. Ayan. Kahit hindi na po siya mag-melt, huwag na po natin hintayin mag-melt, okay lang yun. Basta humalo siya sa ating malagkit. Yung malagkit ko po, nasain ko na siya sa gata kanina. So, ayan. Ano lang po to, 2.5 cup na malagkit. Gagawa po ako ng isang tray na medyo malaki. Ayan. So, ayan guys. Tapos, anuhin lang po natin siyang mabuti. I-mix. Sinama ko na rin po pati yung tutong. Masarap po yun. Kasi, lurong bahay naman po eh. Kumbaga eh, syempre kami lang ang kakain. Yung okay, yung kayo pag tinray nyo pong iluto, yung pamilya nyo, ganun. Kaya pwede na pong kasama yung tutong. So, ayan. Kusa po mag-melt yung sugar, yung brown sugar doon sa ating malagkit. Ayan. Ganyan, i-mix lang po nyo ng i-mix, guys. Hanggang po siya ma-absorb ng malagkit yung brown sugar. Then, siguro po, balikan natin siya after 10 minutes. So, ayan, guys. After ng 10 minutes na pag ano ko, halo ko ng sugar sa malagkit na niluto ko sa gata. Ayan na po siya. So, luto na po siya and okay na po. And set aside po natin muna. Ayan. Pag na-set aside na po natin siya, tayo po'y gumawa ng itang toppings natin. Siyempre, kailangan natin ng kawaling malinis. Then, maglagay po tayo ng condensada na alas, ayan, condensada, kahit pong anong klase, then nestle cream. So, paghaluin lang po natin siya. Paghaluin lang natin siya. Then, wait lang guys. Paghaluin ang ating condensada at nestle cream. Tama. And isang condensada po at isang nestle cream. Ayan. Simutin po natin para mas okay. Para kuha na, kuha lahat. Sayang naman kung may matira.
So yung akin pong malagkit is 1.5. Ay, no, sorry. 2.5 cup na malagkit na sinain ko po sa gata. Yan. Then, yung ating pong nestle cream. Yan, isang nestle cream ilagay po natin. Pag-mix po natin siya, then after, i-preheat po natin siya. Preheat ba tawag doon? Preheat nga ba? Yan. Konti lang po ang ano ng inyong gasol para po wag siyang masunog. So, yan. Halo-haluin lang natin siya, guys. Yan, mix very well lang po. Halo-haluin natin siya. Then, balikan po natin siya maya-maya. Ayan po, luto na yung ating pang-toppings. Malapot na po siya. So, yan, nakikita nyo naman. Malapot na po. Yan. Halos kulong-kulo na po siya. Then, iset aside po natin. Patayin mo natin yung ating gasol. Set aside natin siya. Dahil, itatransfer na po natin yung ating malagkit sa ating maliit na llanera. Hindi naman yung maliit na llanera. Ayan, may llanera po akong ganito. Ganito kalaki. So, ayan po. Sasaling ko siya dito lahat, guys. Ayan. So, ayan guys, na ano ko na po siya, na isalin ko na siya sa isang llanerang malaki. Then, lalagyan na po natin siya ng aking toppings. Yung aking ginawang condensada with nestle cream. So, lalagyan na natin siya sa ibabaw. Ayan po. Lalagyan na po natin siya sa ibabaw ng dahan-dahan. Mix lang po natin uli. Then, lagay na po natin siya sa ibabaw ng dahan-dahan. Make sure po na yung gagawin yung malagkit is hindi siya masyadong matamis. Dahil matamis po yung tinappings natin na nestle cream with condensada. Yan. Masarap po siya malamig. Pagka po malamig na siya, pwede na siya ilagay sa ref, ilagay niyo po sa ref. Then, mas masarap po siya kung meron siyang latik. Kasi po hindi na ako nakagawa ng latik kasi kapos po yung aking gata. So, hindi na po ako nakapaglatik. Pero, mas masarap po siya may latik. Ayan, masarap po yan. Malapit ng ating Christmas and New Year. So, ganyan lang po ang inyong gawin. Yan. Make sure po na wag masyadong matamis ang inyong ginawang malagkit na niluto sa gata. Pag inano niya siya sa sugar, brown sugar, wag gasino siyang matamis. So, yan na po. Ang aking kalamay with condensada and nestle cream toppings. Yan. So, ayan guys. I hope na na-enjoy nyo po ang aking simpleng ni-share na recipe or dessert para sa inyo. Ayan. Sana po yung nagustuhan nyo. And always, thank you and God bless and keep safe. Thank you for watching. Until my next vlog. Bye.